Kung minsan ay may mga nakakasama tayong tao na matagal na nating kakilala. Pero wala tayong nalalaman sa tunay na personalidad niya. At may lihim palang itinatago. Naganap ito kay Rico. At hanggang ngayon ay naaalala niya ang isang kaibigang aswang pala. Apat kaming matalik na magkakaibigan sa aming baryo. Nagsimula yun nung mga binatilyo pa lang kami. Si Dioning ang pinakamatanda sa amin. Si Abner at Carlos ay halos kasing edad ko lamang. Taal na taga-baryo namin si Carlos. Si Abner ay dayo lamang at namasukang tauhan sa kuprahan. Doon namin siya nakilala at mula noon ay madalas na nakakasama sa mga lakaran. Ang unang nagkaasawa sa amin ay si Dioning. Sumunod si Carlos at ako ang pinakahuli. Si Abner ay nananatiling binata dahil torpe siya sa babae at takot manligaw. Ganun paman, si Abner ang pinakapalabiro sa amin. Kahit seryoso ang usapan namin, ay hinahaluan niya ng pagbibiro. Dahil doon kahit seryoso na minsan ang sinasabi niya, ay hindi namin pinaniniwalaan. Para sa amin ay biro pa rin yun. Nang may matagpo ang patay sa lugar namin, siya ang unang nagsabi sa amin na biktima raw yun ng aswang. Hindi namin sineryoso yun dahil salungat yun sa resulta ng police investigation na nagsasabing bangag daw sa droga ang may kagagawa ng pagpaslang sa biktima at may suspect ng pinaghihinalaan. Hindi lang isa, dalawa, hanggang tatlong beses na sinasabi niya yun nang magkaroon ng serye ng salvaging sa aming lugar. Ang sabi niya ay aswang daw talaga ang pumapatay sa mga yun. Huwag mo ngang takutin ang mga tao sa lugar natin, Abner. Sabi ko tuloy sa kanya. Baka kumalat ang pinagsasabi mo. Maalarma sila at maniwalang may aswang nga. Tama ang sinabi ni Rico, Abner. Huwag mong ginagawang biro ang aswang. Sigunda ni Dioning. Tumahimik naman si Abner. At napangiti na lamang. Mula noon ay hindi na uli siya nagbanggit sa amin tungkol sa aswang. Subalit nabawasan na rin ang pagbibiro niya. May pagkakataon nga na hindi na siya umiimik sa aming umpukan. Ganoong hindi siya dating ganun. May sakit ka ba? Naitanong ko tuloy sa kanya nang minsang magkakasama kami sa isang handaan. Bakit? Mukha ba akong may sakit? Tugon niya. Naninibago lang kasi kami sa'yo. Ano ba ang naging bago sa akin? Hindi ka na kasi nagbibiro kaya naninibago kami. Ah, yun ba? Ani Abner, sabay ngisi. Hindi ba ninyo nahahalata? Nahahalatang ano? Na nagbibiro lang ako sa hindi ko pagkibo at pagbibiro. Sinabayan niya pa ng halakhak ang sinabi. Natawa na lang kami sa ginawang yun ni Abner. Ikaw talaga, ang dami mong pakulo. Ginugoyo mo lang pala kami at nagoyo ko naman kayong tatlo. Nakangising sabi niya. Bumalik na naman sa pagiging mapagbiro si Abner kapag kami ay magkakasama. Ang sabi ko pa nga ay back to normal na naman siya. Subalit isang trahedya ang naganap sa isang kaibigan namin. Isang gabi ay pinaslang si Carlos habang pauwi siya sa kanila. Nalaman ko na galing siya sa pagtatanim sa kabilang baryo ng Abakan at hindi na siya nakauwi sa kanila. Kinaumagahan na nakita ang bangkay niya malapit din sa madalas nakatagpuan ng mga salvage victims. Tulad ng dati ay mga drug addicts din ang pinaghihinalaan na gumawa nun. Dahil karamihan sa mga naninirahan malapit doon ay nababalitang mga adik. Sobrang nalungkot kami sa sinapit ni Carlos. Si Abner nga ay nakita ko pang napahagulgul talaga ng iyak. Naaawa ko sa pamilyang naiwan ni Carlos dahil tatlo ang anak niya na pawang maliliit pa. Nang mailibing si Carlos ay nabawasan ng sigla naming tatlo. Kapag napagkukwentuhan namin ni Dioning si Carlos, nahahalata kong tila naiilang
at hindi komportable si Abner sa pinag-uusapan namin. Ang mga mata niya ay biglang umiilap at ni hindi makatingin sa amin. Para ding nagsisikip ang dibdib niya, lalo na kapag nababanggit namin ang mabuting pakikisama ni Carlos sa amin. Hapon ng Linggo nang pasabihan ako ni Abner na magpunta raw sa bahay nila kinabukasan ng gabi dahil kaarawan daw niya. Nagkataong magkasama kami noon ni Dioning. Oo nga pala, birthday pala ni Abner bukas. Kung hindi pala niya tayo pinasabihan ay makakalimutan na natin. Ani Dioning sa akin. Pero bakit nagpasabi pa siya? Hindi na lang siya ang dumaan dito. Masama raw ho ang pakiramdam niya. Tugon sa amin ang binatilyo. Ganun ba? Sa bagay, ilang araw na nga namin siyang hindi nakikita. Sabihin mo sa kanya na darating kami. At kami na rin kamo ang bahala sa alak at pulutan. Pagaling lang siya. Habol pa na sabi ni Dioning sa binatilyo. Kinabukasan ng gabi, ay sabay kaming nagtungo ni Dioning sa bahay ni Abner. Wala siyang kasama roon at solong namumuhay. Pagkakita pa lang niya sa amin ay agad na siyang nagpakawala ng biro. Masaya kaming magkakausap pero halatang may iniinda siyang karamdaman. Panay ang ubo niya. Mukhang tatrangkasuhin ka. Puna ko sa kanya. Nabasa kasi ako ng ulan. Kapag dinaanan na ng alak yung lalamunan mo, tiyak na mawawala na yan, paklinid Dioning. Habang nagiinuman kami, nang tumagal ay bigla niyang binanggit si Carlos. Nagtaka ko dahil siya mismo ang bumanggit nun. Gayong noon ay tila naiilang siya kapag napag-uusapan namin ang naganap sa kaibigan naming iyon. Marami siyang sinabi na kabutihan sa kanya ni Carlos, na ito raw ang madalas niyang lapitan kapag nagigipit siya. Nahigit pa sa kapatid ang turing niya rito. Alam ba ninyo na sobra akong nagagalit sa aking sarili? Sabi niya sa amin na ako ang dahilan ng kamatayan ni Carlos. Hindi ko sinasadya yun. Hindi ko siya nakilala ng oras na yun. At sarado ang aking isip sa pangunawa. Natigilan kami ni Dioning at nagkatinginan. Inisip ka agad namin na baka nagdadrama lang si Abner. At bahagi iyon ng pagbibiro at pakulo niya. Isa akong aswang. Hindi ko ito alam noon pero may pagbabago sa akin na hindi ko alam nitong mga nakaraang buwan. Ikwinento niya ang pagkakatuklas niya sa sarili na siya ang nakakapatay sa mga taong hinihinalang salvage victim. Dahil kapag nagigising siya sa umaga, ay katakatakang may bahid ng dugo ang kanyang mga kamay at bibig. Maging ang katawan niya ay puno rin ng sariwang dugo. Dahil daw sa pagkakapatay niya kay Carlos, ay nakahanda na siyang magpakamatay. Inuusig daw siya ng kanyang budhi. Gagawin daw niya yun pagkatapos ng huling pagsasama naming yun. Lasing ka na Abner, magpahinga ka na at huwag ka nang magbiro. Hindi naman namin maaaring paniwalaan ang pinagsasasabi mo. Sabi sa kanya ni Dioning. Oo nga naman, Abner, uuwi na rin kami dahil marami na tayong nainom. Pahinga na tayo. Sang-ayon ko rin. Hindi ako nagbibiro, Rico, Dioning. Bukas, malalaman yung nagsasabi ako ng totoo. Hindi na namin pinansin ang sinabi ni Abner. Napalungay-ngay na kasi siya sa sobrang kalasingan. Inalalayan namin siya ni Dioning at inihiga sa kanyang papag. Pagkatapos ay sabay na rin kaming lumisan at nagkanya-kanya ng uwi. Nang nasa bahay na ako at nakahiga para matulog, ay hindi ako mapakali. Ang totoo, apektado ako sa sinabi ni Abner. Bagaman ay pinipilit ko sa aking sarili na biro lang talaga ang kanyang sinabi, ay may lumiligalig sa loob ko na hindi ko maipaliwanag. Iniisip ko ang sinabi niyang magpapakamatay raw siya pag alis namin. Bumangon ako muli sa pagkakahiga at nagbihis uli. Binalikan ko si Abner sa kanila. Pagdating ko roon ay mukha namang tahimik sa bahay niya, gaya ng iwan namin ni Dioning. Ganun pa man ay naisip kong wala namang mawawala kung sisilipin ko uli si Abner sa loob ng bahay niya. Pagpasok ko ay nabigla ako. Isang itim na aso ang nakita kong nakabiting sa lubid. Habang kumikisay-kisay sa pagkakabigti,
Nasulyapan ko rin ang mga mata na tila nagbabaga habang tumutulo ang laway sa nakalawit nitong dila. Napatakbo ako palabas ng bahay ni Abner. Takot ang umiral sa akin. Dinig ko pa ang ungol ng aso habang palayo ako. Naisip kong si Juning kaagad ang puntahan ko. Sinabi ko sa kanya ang nasaksihan ko sa bahay ni Abner. Agad naman kaming nagpasama sa mga tanod at binalikan namin ang bahay. Naghimbal kami sa aming nakita. Hindi na aso ang nakita kong nakabigti sa bahay, kung hindi si Abner na. Patay na siya ng ibaba namin sa tulong ng mga tanod. Ganun pa man ay dinala pa rin namin siya sa ospital. Pero patay na talaga siya nang idating doon. Ayaw maniwala ni Juning sa sinabi ko na aso ang nakita kong nakabigti at hindi si Abner. Dahil doon ay hindi ko na ipinagpilitan pa ang nasaksihan ko. May nakapagsabi sa akin na ang isang aswang daw ay nakapag-aanyong hayop kapag nasa katauhang aswang. Gayun pa man ay may pagdududa pa rin sa aking isipan hanggang sa makausap ko ang isang supulturero sa sementeryong pinaglibingan kay Carlos at ngayon ay kay Abner. Isang lalaki na biglang nagiging aso ho ba ang madalas na dumadalaw sa puntod ni Carlos? Sindak na tanong ko sa supulturero. Oo, sa katunayan, pinanindigan din ako ng balahibo pagkakita ko sa lalaki na bigla na lang naging aso. Nakaupo siya sa ibabaw ng nicho nang magbago ang anyo niya. Ang inilarawan sa akin ng supulturero na lalaking biglang nagtransform sa pagiging aso ay walang ipinagkaiba sa deskripsyon ni Abner. Iisa ang conclusion ko sa aking nalaman. Totoo ang sinasabi ni Abner na isa siyang aswang. Isa siyang kaibigang aswang na hindi namin malalaman. Ang naganap na iyon sa akin ay hindi ko na malilimot habang ako ay nabubuhay.